Bago ko simulan ng kwento, dalangin ko sa ating Panginoon na sana bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas at yakapin ng mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christe. Amen. At nga pala, shoutout kay Sir Alvin Samsona na isang idol sa ating channel membership. Ayan, thank you sir. Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Nais ko po sanang ibahagi sa inyo ang kwento at karanasan sa kababalaghan ng kapatid ni Mamang na si Tia Bebeng. Kung naaalala ninyo ang dati kong kwento na may pamagat na hinabol ng aswang, may koneksyon po ang istoryang ito sa kwento na yon. Uli ko na kasi nalaman na yung kaibigan pala ng tiyahin ko sa kwento na yon, may lihim na tinatago. Kung ano man yon, alamin natin sa kwentong ito. Nakilala ng Tia Bebeng ko ang mag-asawang Nato at Rena dahil nangungupahan ang mga ito ng bahay malapit sa bahay ng tiyahin ko. Iisang baryo lang kumbaga. Pamamasada ng inaarkilang tricycle ang hanap buhay noon ng asawa ng tiyahin ko. Si Tia naman, bukod sa tumutulong siya sa araw ng anihan, pagpapataya naman ng last 2-digit number ang pinagkakaabalahan nito. Sa mga panahon na yon, buntis ang tiyahin ko. Ayon sa kanya, simula raw nung naging magkaibigan sila ni Aling Rena, madalas na umano itong sumasama sa kanya sa pagpapataya ng numero. Mayroon din kasi itong nilalakong mga paninda. Sabi raw nito kay Tia, sabay na lang daw silang maghahanap ng mga customer. Hanggang sa isang araw noon, sumama si Aling Rena sa bahay ng tiyahin ko. Dito ka pala nakatira, Mads? Oo, pasensya ka na ha. Maliit lang ang bahay namin. Halika't magmerienda muna tayo. Pag-aalok sa kanya ng Tia ko. Simula noon, naging madalas umano ang pagbisita ng kaibigan ni Tia sa bahay nila. Nagkokwentuhan, nagme-merienda at sabay kong umaalis. Kahit medyo malayo, araw-araw umanong pumupunta sa bahay nila itong si Aling Rena upang tumaya lang ng numero. Pagkatapos, sasabay na siyang maglalakad-lakad, bit-bit naman ng mga nilalako nitong paninda. Lagi siyang sumasama sa tiyahin ko. At okay lang naman yon kasi nga close friends silang dalawa tapos magkalapit bahay pa. Kung minsan pangaraw noon ayon sa tiyahin ko, kapag di nakakapasyal ang kaibigan niya sa bahay nila, pumupunta rin si Tia sa bahay nito upang magpataya ng numero kahit medyo malayo. Nung unang panahon, hindi raw dikit-dikit ang bahay sa lugar gawa ng malalawak ang lupain ng tao noon. At iilan lang din ang naninirahan sa lugar. Ang pinakamalapit lang nilang kapitbahay noon ay ang lolo at lola namin o yung mismong mga magulang nila. Ilang di pa lang kasi ang layo noon mula sa bahay nila Tia. Ang hanap buhay naman ng lolo ko ay pagsasaka. Mayroon siyang maliit na taniman ng mais at palay, hindi kalayuan mula sa bahay nila. Doon tumutulong sina Tia kapag araw na ng anihan. Balik muna tayo sa kaibigan ng tiyahin ko. Isang araw noon habang naglalakad sila, nagkukwentuhan sa daan. Habang kinakausap ng tiyahin ko ang kaibigan niyang si Aling Rena, bigla na lang daw itong natulala na tila wala sa kanyang sarili. Yung lugar na dinadaanan nila, wala masyadong kabahayan doon at puno ng mga puno ng kamatsili ang bawat gilid ng daan. Mga puno ng talisay at malalawak na kamaisan. Kwento ni Tia, para umanong hindi siya naririnig ng kaibigan niya habang kinakausap niya ito. Nagtataka siya kaya tinignan niya ang mukha. Ang nasa isip kasi ng tiyahin ko noon na baka may malalim na iniisip itong kaibigan niya. Pagkakita sa mga mata, parang nakatitig ito sa napakalayong lugar. At dahil hindi nga sumasagot, kinalabit ito ng tiyahin ko.
Doon na ito tumingin kay Tia pero hindi pa rin siya nagsasalita. Titig na titig lang habang naglalakad. Siyempre, kinabahan ang tiyahin ko noon lalo na't buntis nga siya. Ang nasa isip niya, baka may iniindang karamdaman itong kaibigan niya, na baka may problema sa pag-iisip. Pero ilang sandali lang noon, lumabas mula sa kamaysan sa unahan ang isang taong nagmamay-ari rin ito. May daladala siyang karit pamputol sa mahahabang damo. Noong makakasalubong na nila ito, doon na raw kumibo ang kaibigan ni Tia nung binati sila ng tao. Patuloy lang ang dalawa sa paglalakad. Pagkarating sa unahan, nagsalita umano ang kaibigan niya at sinabing, "Mads, parang nagugutom ako. Ang sarap ng pagkain." Sagot naman ni Tia, "Ay, magmirinda na lang tayo, nagugutom ka na yata." Sagot naman ito, "Hindi Mads, may hinahanap akong pagkain. Ang bango." Sa mga sandaling yon, kinabahan na talaga si Tia Bebeng. Ang ginawa niya, nagdahilan itong uuwi sa bahay nila dahil may nakalimutang importanteng gawain. Ganun na nga po ang nangyari. Nagkahiwalay sila ng patutunguhan. Umuwi ang tiyahin ko at dumiretso si Aling Rena. Kinuwento niya sa mga kapatid ang pangyayaring yon. Sinabihan siya ng aking mama na huwag magpakampante sa kaibigan niyang yon dahil baka may lihim itong tinatago. Naayon kay mamang, hindi niya naman gaanong kilala ang mga taong yon at isa pa, dayo lang sila sa lugar. "Aug dumugon ko niya day, kaunon pod na ako siya." Pabirong sagot nito kay mamang na ang ibig sabihin naman ay kapag dumugin daw siya, kakainin din niya ang kaibigang si Aling Rena. Silang magkakapatid kasi likas na matatapang. Hindi takot sa kung sino, mapatao man yan o aswang basta't wag lang din silang pakialaman. At dahil sa kakaibang naobserbahan sa pagkatao ng kaibigan niyang ito, dahil na rin sa sinabi ni mamang sa kanya, naging madalang na lang ang pagbisita ng tiyahin ko sa bahay ng kaibigan niyang yon. At napansin din ni Tia, simula nung bumisita ang kaibigan niya sa bahay nila, kada gabi kapag 10 oras na, nauulinaga nila ang tinig ng isang tiktik na parabagang pabalik-balik lang ito. Lumalayo, pero maya-maya andyan na naman. Kung minsan, may huni ng baboy silang naririnig sa may kawayanan, hindi kalayuan sa bahay nila. Nagtataka si Tia dahil wala naman silang alagang baboy. Noong silipin niya ito sa bintana, nakita niya ang isang maitim na figura ng baboy at bigla na lang tumakbo sa talayban. Siguro, nakita rin si Tia ng nilalang na ito sa bintana kaya bigla itong tumakbo. Hanggang sa isang hating gabi noon, sobrang maalinsangan umano ang gabi na yon kaya nagising ang tiyahin ko. Maya-maya lang, nakarinig daw siya ng parang may taong naglalakad sa likod ng bahay nila. Malapit ito sa kwarto kung saan sila natutulog. Ginising ng tiyahin ko si Tio. Nakiramdam silang dalawa at ilang sandali pa sinigawan ng tiyuhin ko ang kung sino man ang nasa likod ng bahay nila. "Hoy, sino ka? Anong ginagawa mo dyan sa likod? Magnanakaw ka no?" Hindi ito sumagot at bigla na lang nawala. Kinabukasan noon, napag-usapan nila ang tungkol sa pangyayaring yon. Sabi ng tiyahin ko, kahit may pagdududa siya sa kaibigan ay hindi siya sigurado kung sino ang aswang na bumibisita sa bahay nila kada gabi. Yung baryo kasi dati, may mga pamilya ring naninirahan na mga dayo lang din sa lugar. May iba pa nga, usap-usapan na pamilya ng mga aswang. Kung bakit nasasabi ang ganon, ay dahil mayroon ding mga nakakita. Fast forward po tayo. Malaki na ang tiyan ng tiyahin ko noon. Malapit na ang araw ng kanyang kapanganakan
At siguro isang buwan na lang ang hihintayin, manganganak na siya. Ilang buwan din silang hindi nagkita ng kaibigan niyang si Aling Rena. Nakalimutan na rin ni Tia ang mga naobserbahan niya sa kaibigan niyang ito dati. Minsan isang hapon noon, malapit ng magtakip silim, napadaan ng tiyahin ko sa bahay ng mag-asawa. Pauwi na siya noon galing sa pataya ng numero. Nakita niya si Nato o ang asawa ng kaibigan niya na nasa labas ng bahay. Abala sa ginagawa at naisipan ni Tiyang daanan muna ito, kamustahin at alukin na rin ang numero. Nung nagkausap na nga sila, nagwika itong si Nato at sinabing nagkakasakit umano ang asawa niya. Ilang araw na raw itong nagkukulong, nakahiga lang sa kwarto. Nilalagnat, nagsusuka at parang hindi gumagaling sa gamot. Sa katunayan, galing na raw sila nagpa-check up sa doktor noon. Pinuntahan nila ito sa loob ng kwarto. Doon ay nagkausap sila ni Aling Rena at ang tiyahin ko. Yung mister naman, lumabas na agad ng kwarto at nagpatuloy na sa ginagawa. Ayon kay Tia Bebeng, habang nagkukwentuhan daw sila, ang saya-saya nitong kaibigan niya. Yung tipong parang bigla na lang nawala ang iniindang karamdaman. At habang nagkukwentuhan, bigla umanong nagsalita itong si Aling Rena at sinabing may naaamoy siyang napakabangong pagkain. Tinanong siya ng tiyahin ko kung ano at kanyang bibilhin. Ang sagot daw nito sa kanya, "Hindi, Mads. Ibang pagkain itong hinahanap ko. Sobrang bango." Hanggang sa bigla na namang natulala itong kaibigan niya at hindi na sumasagot. Bumalik sa alaala ng tiyahin ko ang mga karanasan niya sa kaibigan dati nung naglalakad sila sa daan. Ilang sandali pa, halos mapaanak ang tiyahin ko ng di oras sa kanyang nasaksihan. Paano ba naman kasi, bigla na lang tumuwid ang buong katawan nitong kaibigan niya at dahan-dahang umikot ang ulo. Umumbok ang bibig nito, nangingitim ang kulay ng balat at yung buhok, umaangat na parang may sariling buhay. Kahit takot na siya noon, niyugyug umano ng tiyahin ko ang buong katawan nitong kaibigan niya at sinabing nga, "Hoy Rena, huwag kang ganyan ha, magkaibigan tayo, ano bang nangyayari sa'yo?" Sa puntong yon, lumabas na agad ng bahay ang tiyahin ko. Sinabi niya kay Nato na puntahan muna ang asawa nito sa loob ng kwarto at dire-diretso na siyang naglakad pa uwi. Nang dahil sa insidenteng yon, napatunayan ng tiyahin ko na aswang nga ang kaibigan niyang si Aling Rena. Simula noon, hindi na talaga kailanman nagpakita pa si tita sa kanila hanggang sa makapanganak na ito. Yung mag-asawa, ganun din at madalas na silang umuwi sa lugar nila sa Pulumulok. Lumipas ang ilang buwan noon, dumating na ang araw ng anihan ng maisa ni Lolo. Sa hirap ng buhay, kapag araw ng anihan ay tumutulong talaga si tita at iba pang mga anak sa gawain sa uma tulad ng pagluluto. At nung time na yon, dala niya ang maliit na bunsong anak. Nung magtatakip silim na, sinabi ni Lolo sa kanya na bantayan muna ang mga sako-sakong mais, mamaya na siya uuwi. Dahil may kukunin lang na mga gamit sa bahay nila. Sandali lang daw si Lolo at babalik din agad. May kubo naman doon kaya yun, doon muna si Tia at ang maliit na anak nito. Hindi naman po malayo yung bahay. Siguro mga 2 hektarya lang ang distansya nito. Malapit lang kung tutuusin, pero yung kalabaw ay mabagal kung maglakad. Hanggang sa dumilim na ang kapaligiran nun pero maliwanag ang buwan. Pagkukwento ng tiyahin ko, sa dulo ng maisan may nakikita siyang napakalaking parang payong na lumilipad. Ang nasa isip niya noon, isang uri ito ng ibon. Lumilipad tapos dadapo sa kamaisan. Ganon ang ginagawa niya palipat-lipat ng pwesto.
hanggang sa lumipad ito palapit ng palapit sa kinaroroonan niya. Ayon kay Tia, isang napakalaking paniki ang nooy dumapo sa kamaisan, ilang metro lang ang layo mula sa kanya. Doon na raw ito humuni ng wak. At sa puntong yun, takot na ang tiyahin ko, hindi sa sarili kundi sa maliit na anak nito. Baka nagtaka kayo, asa na ang asawa niya? Gaya nga ng sinabi ko, namamasada ito at madalas ay gabi na kung nakakauwi sa bahay nila. Kwento ng tiyahin ko, parang naglalakad umano ang nilalang sa kamaisan, palapit ng palapit sa kanya habang humuhuni ng mahina. Nakikita niya kasing gumagalaw umano ang mga dahon. Kinakabahan na si Tita noon kaya ang ginawa niya, kinuha ang garab at hinawakan ng mahigpit sa kabilang kamay ang anak. Sabay kumaripas na ng takbo pauwi sa bahay nila habang sumisigaw ng tulong may aswang. Sa kalagitnaan ng daan, nakasalubong naman ng tiyahin ko ang lolo at ang bunsong kapatid nila. Narinig na pala nila ang pagsisigaw ng tiyahin ko. Hinatid siya sa bahay nila tapos binalikan ng kapatid niya at ni lolo ang sinasabi nitong aswang pero wala na ito roon. Ilang linggo ang lumipas, binisita si Tia ng kaibigan niyang si Aling Rena. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya pinatuloy ang kaibigan sa loob ng bahay. May kutob kasi ang tiyahin ko na baka siya ang nangangaswang sa kanila. Na baka siya rin yung nakita ni Tiang aswang sa uma. Sa labas ay nag-usap ang dalawa. Sa di inaasahan, nagtapat itong kaibigan niya. Sinabi ni Aling Rena na siya nga ay isang aswang pero niyanggaw lamang daw ito sa lugar nila. Kaya raw siya napabisita para sabihin ang totoo at ipaalam kay Tia na maayos na ang kanyang kalagayan. Galing na umano sila sa isang albularyo, nagpagamot at natanggal na raw sa katawan niya ang pagkaaswang. Kwento ng tiyahin ko, mangiyak-ngiyak pa nga raw itong kaibigan niya habang nagsasalita. Pinayuhan siya ni Tia. Sinabi nito sa kanya na ipagpasa Diyos na lang ang kung sino mang nagyanggaw sa kanya. Laging magdasal at huwag kalimutang tumawag sa Panginoong Hesus. Matapos ni Tiang sabihin yon, bigla umano itong nagpasalamat, nagpaalam at umalis. Para umanong bigla na lang nairita. Sa tinura ng kaibigan niya, hindi naniniwala si Tia na maayos na ang kalagayan nito. Kasi diba, ba't ganon ang naging reaksyon niya pagkatapos sabihin ni Tia ang mga katagang Hesus? Ibig sabihin, may kakaiba pa sa kanya na parang nagsisinungaling lang ito. Ayon kay Tia, bagamat hindi niya alam kung sino yung aswang na nakita niya sa uma, malakas ang kutob niya na ang kaibigan niya ay yung si Aling Rena. Matagal na niya kasing iniiwasan ito pero ang kaibigan niya pa mismo ang gumagawa ng paraan upang makabisita sa bahay nila Tia. Siguro, lagi siya nitong sinusundan. Sa kabila ng mga confessions na ginawa ng kaibigan niya, nilihim na lamang iyon ng tiyahin ko. Tanging kami-kaming pamilya lang ang nakakaalam sa sekreto ni Aling Rena. Simula noon, hindi na kailanman nagpakita pa ang mag-asawa kay Tia. Umuwi na raw ang mga ito sa lugar nila. Ayon sa balita ng tiyahin ko, hanggang ngayon buhay pa rin daw si Aling Rena. Patuloy pa rin sa buhay. Patuloy na naglalako ng mga paninda nila. Hanggang dito na lang ang kwentong ito. Maraming salamat po sa inyo. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. At bago po natin tuluyang lisanin ang kwentong ito,
ay nais ko munang batiin ang lahat ng mga members ng ating channel. Unang-una sa bagong nag-renew ng kanyang badge si Mama Lady Jackson. Ayan na, 4 months member na po si Ma'am. Maraming maraming salamat po. Pangalawa kay Unix Sino. Ayan, thank you sir. Pangatlo kay Alvin Samsona na isang idol. 1 month member na po si Sir Alvin Samsona. At syempre kay Ging Cordova, kay LCD Acosta na 6 months member na. Kay Len TV na 6 months member. Kay Bayot Ako Pero Rakista na 7 months member. Kay Errol Bugoy na 6 months member na. Kay Soxar Jen Creepy Tales na isang horror channel din, no? 3 months member na po si Ma'am. Bisitahin at suportahan po natin. Kay Rose Ulalia na 4 months member na. Kay Lilian Colliado na 6 months member. Kay Jason Laurinio, Lady Jackson na 3 months member na. Kay Yoshi Aki Igarashi na 1 month member na. Kay Jonizel Alviola na 3 months member. Kay Christine also na 7 months member na. Thank you Ma'am. Kay Jovi Taghap na 3 months member na. Kay Night Shift Stories na isang horror channel na 1 month member na si Sir. Bisitahin at suportahan po natin. Kay Sarah Brightman na 3 months member na. Kay Lovey Delry na 3 months member. Jackie Jose na 2 months member. Kay Jacqueline Jose na 3 months member na. Kay Burns A na 4 months member. Johnny Lynn Bio na 4 months member. Kay Georgina Batty na 5 months member na. Kay Wilma Tambuyat na 5 months member. Kay Hope Riker na 5 months member na rin. Kay Tals 2015 Katahom na 7 months member. Kay Darlene Kabatuan na 7 months member na rin. Angel Flores na 7 months member. At kay Miss Puerto na 7 months member na rin. No? Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta dito sa ating munting channel. Ang Panginoon na po ang bahala sa inyo sa mga kabutihan nyo guys. At para naman po dun sa gusto pang sumali, no, sumuporta dito sa ating munting channel, click nyo lang po yung join button na katabi sa subscribe button. Makikita nyo po yung kung paano magbayad, no? May available po yung Smart and Globe na mga SIM. Magpa-load lang po tayo ng regular load. And yun, mau-auto shoutout na kayo kahit hindi kayo magko-comment sa ating mga latest video uploads. So yan, maraming maraming salamat po ulit. At syempre sa mga commentators natin last update, isang mabilisang shoutout lamang po tayo guys. Unang-una kay Mahal Coronel, first commentator po natin, maraming maraming salamat ma'am. Pangalawa kay Dimples Yumi. Pangatlo kay Ma'am Christy Harm. Ayan, maraming maraming salamat ma'am sa laging panunood sa ating mga video. Kay Rose Ulalia, Jen Rose Banyes, kay Story Hikes of Totski na sigig pa regards kay Bayot Ako Pero Rakista daw, no? Sige, I love you lang mo diha. Kay Gerald ng Iloilo, kay Norjena Ibrahim Timan, kay Alvin Samsona na isang idol, kay Melda Reyes, Maricel na Adat, kay Jovi Oberos, kay Sid Vicious, Tiktilaok Stories na isang horror channel din, no? Kasama si Ominous Cookie. Ayan, bisitahin at suportahan po natin. Kay Michelle Cusay, Christine Olson, Floretta Peros, ayan, thank you ma'am. Kay Filipina Palsario, Ging Cordova, kay Danilo Batita, Arturo Bax on the mix, kay Sapphire Diamond, ayan, sabi niya. Hello po Sir Alex, gandang hapon po, new subscriber po, ganda ng mga stories. Ayan, maraming maraming salamat ma'am, Sapphire Diamond. Kay John Raniel Zacate, kay Hunter Valkyrie, kay Jude's Evening Star, Gina Kalunod, kay Ophelia Yasin, Aizen Tao, kay Joyce Rivera Sonea, kay Irish Tashibana. Hi, good evening Sir Alex, now lang nakapag-comment ulit, ang sabi niya. Pero kahit toxic sa work like ano ito, nakikinig pa rin ng mga stories mo. Ayan, thanks kay Ma'am Inday, avid listener especially sa mga stories mo. Ayan, ingat lagi. Thank you Ma'am Irish Tashibana. Kay James Kay Solon ng Cebu, Bing Karaekle, kay Marites Mending, kay Kin Alyukod, kay Rosil Divino, Bayot na Rakista Tales, kay Miss Neng Shahin ito dati no. Sige, maraming salamat. Kay Rapido Kalasag, sabi niya biyanan ko, biyanan ng friend ko, Subanon at may mga alagang sigbin. Sige. Baka pwede niyong i-share dito sa ating programa, Sir Rapido Kalasag. Ayan, may mga link po tayo dyan sa description box.
Ejesli Lapori Maria Showen, kaya pala laging may wakwak dumadaan sa amin nun, sa pulang ko lang pala ang wakwak. Ayan, sige. Maraming salamat ma'am kay Sarah Brightman, Lizzie Lizzie, kay Faith 042179, kay Jenny Ambrosio, Helen Johnston, kay Tarsita Zeroni, kay Wilma Pascual, Richelle Isidro, kay Mary Asilar. Sock Sergeant Creepy Tales na isang horror channel din, bisitahin at suportahan. At kay Mario Danilo and Tabula Jr. Sige, magkadikit kasi. So ayan. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo pong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot na kakasabik naming mga kwento. Muli po mga kaibigan ko, maraming salamat po sa inyo sa mga suportang pinapaabot po ninyo dito sa ating munting channel. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you. At sa lahat ng mga silent listener, welcome po kayo sa ating munting channel. Pumasok na po kayo, i-hit ang subscribe button at huwag niyo pong kalimutan ang notification bell upang maging updated kayo sa mga bagot na kakasabik naming mga kwento. Muli po mga kaibigan ko, maraming salamat po sa inyo sa mga suportang pinapaabot dito sa munting kubo natin. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.